Ayun guys, mahalaga itong pag-uusapan natin ngayon. LTO Text 2600. Ating alamin kung tunay ba yung pinalakad mong lisensya sa pamamagitan ng reply ng 2600. At ilalagay ko din dito yung reply. By the way, may nakuha akong 4 na lisensya kasama na yung license ko. Ako, sigurado ako, genuine yung lisensya ko. Kasi ako mismo ang nag-process yan sa LTO. Ikaw, sigurado ka ba? Yan sila pinalakad mong lisensya. Sa mga nag-personal nag-exam na naglakad sa LTO, no doubt tayo dyan, hindi natin yun kini-question. Ang tanong, yun sa mga nagpalakad, legit ba yung naglakad ng mga lisensya nyo? Sulit ba ang binayad mo? Gaano ka ba katiwala dyan sa hawak-hawak mong lisensya na kapag nahuli ka, hindi ka makakasuhan ng falsification of public documents? Medyo mabigat. Inbound yung sasakyan mo kapag nahulihan ka nito. Eto guys, 4 itong ibibigay kong sample live na lisensya kasama yung expiry date. Tingnan nyo yung expiry date at tingnan nyo yung reply ng 2600. Yun. At itesting nyo rin yung hawak-hawak nyong lisensya, lalong-lalo na pag pinalakad. So, kayo na ang mag-judge kung totoo yan o hindi. So, hahayaan ko kayong mag-tawag nito, mag-decide. By the way guys, kung first time ka sa aking channel, no, my name pala is Ulysia Po at your service. So, likes, share, and subscribe. Alam na this. Ayun guys ha. Kitang-kita nyo naman yung mga live nating lisensya. Kayo na po ang mag-husga sa sarili nyo. Kung tunay ba yung hawak-hawak nyo, kasi ayun guys, andito sa mga 4 na sumusunod nyo, yung mga example ng lisensya at ang reply. 4 itong sample na ipapakita ko sa inyo. Ito guys ay kung i-analyze mo itong mga sample na itong 4, halos itong 3 ay yung expiry date, license number and expiry date. Ang reply ng 2600 ay pareho. Ang ibig kong sabihin, ang reply ng LTO sa card ay tugma, saktong-sakto doon sa ano, sa date expiry niya. So, the same talaga sila. At itong halos lahat. At itong isa medyo nagsablay lang sa ano, 24-29. So, malapit siya. Ibig sabihin, ano lang ito, typo error yung pang-apat. Kasaman to yung akin dito, no, yung September 4, 2023. Ito yung akin na driver's license. I'm sure na ano ito, sure na totoo, genuine itong aking lisensya. So ngayon, kayo na ang mag-judge kung fake yan sa inyo o hindi. Ang masasabi ko lang, dapat pag genuine ang license ay magkatugma. Ang reply, yan sa hawak-hawak nyong card at saka yan sa reply. Sakto. Ngayon, kapag hindi yan sakto ang reply, for example, malayo yung month ng birthday nyo, yung expiration, yung date, abay, kailangan nyo na i-verify yan kung totoo ba yan. So, kayo na ang
Siguro, magpumunta kayo sa LTO mismo, i-verify nyo o maghanap kayong mga legit na tao, marunong talagang mag-check kung totoo ba yan. At kung hindi, abay, kabahan ka na. Huwag ka nang magdalawang isip na mag-reprocess ng lisensya. Kasi delikado yung kapatid. Bukod sa mai-impound yung sasakyan mo at pati ikaw ay magmumulta din ng driving without license or fake license. So yung guys, so sana na kamunting kaalaman na ito, 2-6. Ay, by the way guys, may bayad pala itong kailangan, may regular load ka kapag ikaw ay nag-text. At 2.50 per text ang ang bayad. So, maliit na bagay. Load ka siguro 5 pesos or 10 pesos. So, makakapag-text ka na, malalaman mo na yung lisensya mo kung tunay. At kapag malayo niyan ang reply, so, ang ibig sabihin niyan, yung driver's license mo na yan ay pag-aari ng iba. Ginamit lang ng fixer, ginamit lang ng tao, naglakad yan yung driver's license na yan. Okay, guys, sana nakita nyo yung mga samples natin, apat yan, makapag-judge kayo sa inyong mga license, no? At ngayon, idadagdag ko lamang ito for one additional info, ang pag-process ng license. So, shortcut na lang natin. Kasi may bagong proseso na may nadagdag na additional yung theoretical driving tapos yung actual driving. Bawa ka makapagkuha ngayon ng student permit, dadaan ka sa theoretical driving which is na ang bayaran ay 1.5. Minimum of 1.5 up. And then bago ka ngayon makapag-apply ng student permit. After 1 month or pwede mo nang i-process na non-pro. So, hindi na pwede ngayon matumiretso daw ng professional. Di ba dati, 6 months, pwede kang, or 3 months to 6 months, pwede pong i-retso sa professional. Ngayon, hindi na. At, ang bawa ka pa naman makapag-apply ng natawag na non-pro, kailangan mo naman requirements yung additional na actual driving. So, na may nagpipresyuhan na kapag motor, kukunin mo, restriction 1 ay 3,000. At kapag 4 wheels, depende sa tinatawag na driving accredited school, nagre-rin siya ng 4,000 up. Depende na lang kung ilang sasakyan ang kukunin mo. Kung anong restriction, kung code, kung RC2, so medyo mahal kasi ang RC2 ay pang-automatic and manual. Pero kung manual lang or automatic, medyo mura. Pag automatic, RC4, kotse. Siguro, mga 4,000. Bawa ka ulit makapag-apply ng non-pro. So ngayon, kung plano mong professional, kuha ka muna ng non-pro after 6 months, papaprofessional mo ngayon. So, lahat yan guys, i-practice sa LTO bago kayo makapagkuha ng lisensya or secure. So yung guys, so, sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information regarding sa driver's license. So I hope na natulungan ko kayo sa video nito. Sinikap ko talaga kahit pagtagpi-tagpiin ay makuha lang yung logic natin. So, ang gusto ko kasi ay makapag-judge din kayo kung tunay ba yung lisensya nyo o hindi. Mas maganda, the best, ay mag-process na lang kayo kung meron naman kayong time. Kasi kung iisipin mo, madali lang naman yung driving. Kailangan lang kaunting gastos ngayon. Hindi kaunti, malaki palang gastos ngayon. Unlike before. So, yun guys.
Thank you for watching. My name is Police Jacob at your service. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulit. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.